Okay guys, again, ito na yung masasabi kong maiden flight ng aking DJI Mini 2. Kasi the last time na yung first flight ko ay di siya successful kasi di ko makita yung ano, or di ko makuhang i-on yung ano ko, yung FPV view dito sa aking phone. So dito ngayon, baka swertihin na ako ngayon. Teka, record ko na muna yung ano, yung screen ko para kita yung kung ano yung ginagawa ko dito sa aking application. So start now. Okay, so yeah, yun na guys, nagre-record na yung screen ko. So ayun na, binuksan ko na yung DJI Fly app, and hopefully, kasi kahapon na walang live view eh, and may nakita kong isang button dito sa camera. Okay, 17 satellites kaagad tayo, ang bilis. So ayoko nyan, overexposure dito sa camera. Oh, meron na akong live view guys. Oh, yung overexposure warning, oh, naka-off kasi, dapat pala naka-on yun. Kasi pag naka-off siya, yung black screen yung makikita. So yun, on ko lahat to, white balance, manual. So teka, gusto ko alisin tong exposure warning eh. Ayun, ah, meron. Yun pala yung ano niya, histogram, subtitles off ko kasi yung una kong ano, para may lalabas yung ano. Teka ha, ano bang ano ko dito. Okay, 30 fps, 1080p. So ito na lang muna yata yung gagawin ko, 1080p, 30 fps lang muna. Saka na lang ako mag-ano pag medyo gamay ko na yung drone, saka na lang ako mag-ano, saka ko talaga ilalagay sa ibang ano, setting, like 30 fps, 60 2.7, depende. So 51, return to home ko is 51, altitude maximum 120, maximum distance no limit lang muna kasi hindi ko na lang papalayuin. So okay, control. Okay, wala naman FPV. Sana wag lang umulan. Camera, transmission. So camera, balik ako sa camera. Ay, ito yung sensitive eh. Histogram, overexposure warning. Okay, naka-on lahat, white balance, manual. SD card, okay, naka-insert na. Yung 32 gig na free na SD card, naka-insert na. Control, transmission, wala naman yata ang problema dito, dual band. Okay, so sa safety tayo. So okay na ako sa safety. Maximum altitude 120, max distance no limit, return to home 51, altitude okay, battery okay, okay na to. So panigurado na lang, calibrate ko na lang yung ano niya, compass ulit, para alam mo na mahirap na yung magbaka sakali, lalo na unang dating lang to, kabago-bago. Syempre hindi niya pa familiar ng ano niya, hindi pa siya familiar sa surroundings niya. So yun, so okay, may live view na. Teka, shutter, mahina ko dito eh, 200, oops, overexposed. Pag 100, okay lang. ISO 100. So okay, pwede na to. So okay, 20 GPS lock. Yung map, check ko lang map, hindi ikaw. Yung map. Okay. So I think okay na. I'm good to go na. Okay, so ayun, malakas yung hangin. So okay, nagre-record na ako.
1080p, 30 frames per second. Okay, 87% battery. Okay. Hindi ko lang palalayuin. Okay, flight test ulit. Maiden flight. Okay. Familiarize ko lang yung ano niya. Familiarize ko lang yung drone, okay? Ito gamitin ko. Kasi last yung takeoff button. Kasi last time ano eh, yung stick combination command yung ginamit ko eh. Okay? All right. So, yun na. We're up in the air. Okay, may konting hangin. All right. This is the flight test. Ako na muna, sarili ko na muna, selfie muna. Sayang eh. Ayan. Alright guys. Successful. Ayan ako guys. Tas konti. Ayun. Ayan ako guys. Flight test. Naka cine mode ako. Normal mode. Ay, naka sports mode. Lumagpas eh. Ayan. Normal. Naka normal mode ako guys. Kasi medyo may hangin. So, taas na konti. Okay, altitude 5.7 meters. Alright, sobrang stable siya kahit medyo may breeze. Okay. Alright. Overexposed siya pag inrap sa araw. Bababa ako na konti. Oops, sumobra. Baba ng konti ulit. 160. Pangit ng mayan eh. Oh. Madilim. Okay. ISO 200. Ano ba mangyayari pag 200? Oops, sumobra. 200, 100. Ayun, pwede na yatang 100. Let's see, pag hindi nakaharap sa araw, tingnan natin yung quality. Okay, pwede na, medyo madilim. Sabagay, ano lang naman eh, medyo madilim kasi tawag dyan, ano naman talaga eh. Ayun, okay na yan. Kasi tawag dyan, madaling araw eh. Alas 6, so may natitira pa akong 29 minutes sa aking battery life, 90% battery. Okay, so altitude 23 meters, taas-taas. Teka, pasadahan ko na muna tong. Alright. Baba ang camera. Okay. Ang bilis ng ano niya. Okay. Ito yung usual na pinapaliparan ko. Alright. Flight test. Maiden flight. Ayan guys, ang view ng place na to. Para sobrang bilis ng normal mode eh. Cine mode ko na lang. Sobrang bilis. Sobrang bilis ng drone na to. Parang nakakapanibago kasi nasanay ako sa Spark eh. Yung Spark's mabagal eh. Mabagal yung Spark eh. Ito, mabilis. Kahit naka normal mode eh. Mabilis yung lipad niya eh. Ayan yung mga nagsusumba dito tuwing umaga. Lagyan. Okay. Konting pasada lang. Ayan yung mga nagsusumba dito. Alright. Cine mode. Kahit cine mode, mabilis pa rin eh. So, bali, ito yung place na pinapaliparan ko. M Plaza, dito sa Naga. So, yun nga lang, nagka-pandemic. Kaya hindi na siya lively ngayon. But before, nung bago mag-pandemic, napaka sobrang alive na alive nitong place na to. Ang daming kainan, daming tao. So, yan guys. Ayan yung bagong ginagawang condo.
Kaso na medyo partially destroyed by the super typhoon na Rolly. So ayun guys, yung park. Ayun yung laro, palaruan, ayan. Balik sa mga nagsusumba. Ayun pa na pinaka center stage ng lugar na to. Okay, ito yung parang bicycle lane. So pabalik sa akin. Alright. Ayan yung Yashano Mall. Yun, Yashano Mall. Sana taas-taas. Baka bumangga. Alright, yan yung Yashano Mall. Ayan yung Robinson. Altitude ng konti. Para safe. Alright. Ito yung Diversion Road. Naga City. Parang Central Business District Katrina na rin to. So, wala na akong line of sight. And dito ko matetest yung OcuSync na tinatawag. Okay, 55 meters. I guess mataas na yan para hindi siya tumama sa mataas na structure dito sa Naga. I think wala namang mataas na structure na mahigit pa sa ano eh. Mahigit pa sa 57 meters. So, yun guys. Teka, Robinson. Let's take a peek sa Robinson's Mall. So, ayan guys, yung Robinson. At the distance of 283 meters. 56 meters sa altitude. Alright. Alright guys, 7 minutes na ako nakakapag-video. Then, eto naman yung Almeda Highway. Parang diversion road sa diversion. Alright, isang pan dyan. Okay, yan ang itsura ng diversion road. 282 meters from my from the home point. Alright, napakaganda ng signal, walang break up kahit na tatakpan na niyang ano, natatakpan na niyang mall na yan. Wala pa rin signal break up. So 400 meters distance. Napakaganda pa rin ng signal. Syempre OcuSync. Okay, dito tayo. Weak signal. Ba't nag-weak signal? Okay, balik tayo sa Robinson. Oh, kasi natatakpan talaga ng Yashano Mall eh, ng structure na yan eh. Okay, balik tayo. Baba ko yung tilt ng camera para hindi masyadong lumaban sa araw. Right. Okay, pabalik ako sa aking home point or take off point. Right. Sobrang napakaganda ng signal guys, oh. Ibang iba talaga yung OcuSync sa Wi-Fi or sa Light Bridge, gaya ng Phantom ano ko, Phantom 3 Advance before na binenta ko na rin eventually. Kasi masyadong malaki. So eto ulit yung home point natin, yung pinaliparan ko or kung saan ako nag-take off. Alright. Guys, sana ba yung drone ko? Ayun. So, pasyalan ko tong ano bagong ginagawang ano dito. Hindi muna ako magre-range test. So, eto muna yung ano, maiden flight. Masyadong expose eh. Sana naririnig ko eh. Ayun oh, sa likod ko pala. Ayun oh, ang liit. Alright. Ok.
Okay, ito yung bagong ginagawang condo. Ayan, yung damage ng rooftop hindi pa rin pala naayos, oh. Ayan, oh. Hindi pa rin naka-fix yung rooftop, eh. Ah, rooftop yung bubong, eh. Ayan, oh. Sira pa rin. Mukhang nawala na ng naubusan ng budget yung developer. Right, anyway. Okay, sana ba ako papunta? Okay, eto lang, pasyal pasyal lang. Oops, ayun, may creek dito. Saan kaya papunta to? Teka, sundan ko kaya tong creek na to. Ayan guys, so may creek ko. Saan kaya papunta to? Ayan, may creek pala dito guys. 245 meters, 250 meters from my away from my home point or take off point. Merong creek pala dito. Pero talaga in fairness, napakabilis niya kahit nasa cine mode siya, oh. Ang bilis niya, eh. Nakakapanibago. Kasi yung spark ko sobrang ano, eh, sobrang bagal talaga, eh. Ito nakakapanibago, eh. Ayun, oh, may creek pala dito. Teka, baba tayo. Ano? May creek pala dito sa portion na to, eh, oh. Pero ang bilis talaga, eh. Ano siya, eh. Siguro lakas talaga ng mga motors nito. Sobrang ano, eh. Sobrang bilis ng ano niya, ng lipad niya, eh. Sana ba ako 336 meters? So ano ba, ubusin ko ba tong battery or hindi? Ano to? Baka cemetery to. Alright. San tayo? Punta ako dito sa main road. Saan na ba to? Nasaan na ba yung ano dito? Yung parang main road. Wala na, eh. Naliligaw na ako, eh. Nakulagot. Eto, napakadaming bahay. Ano lugar kaya to? So, yun, 1080p at 30fps. Ayun, eto yata yung ano. Tingnan ko nga. Eto yata yung hindi, eh. Dito yung main na road, eh. Eto. Eto yung ewan ko. Ayun yung Robinson, ayun. Teka. Puntahan ko yung anong yon. Ano bang establishment yon? Ayun. Okay, sink, ganda. Kahit ibaba natin. Ayun, oh. Kahit nakasalampak ako, yo. Ah, ito yung ano, creek kanina. Okay, ito yung creek pala. Ayun yung Robinson. Ah, ito yung warehouse ng mga ano. Eh, ito yung ano. Tawag dyan. Ito yung warehouse ng LBC. Oh, may interference. Nyari lang. Oops. Wala na signal. Aha. Why, oh why. Ayun, bumalik yung signal. Kasi ano na, eh. Natatakpan na nung ano, eh. Nung pader, eh. Saka medyo malayo na. Pero hindi naman. Sakto lang. Ayun, may creek, oh. San kaya to? 282 meters from the takeoff point. So, yun, oh. May creek pala dito. Teka, dito tayo. Kakasilaw, eh. Ah, okay. Pero ang bilis talaga kahit naka-cine mode, eh. Ibig sabihin, eto na yung pinaka... Eto na yung slowest, eh. Cine mode. Pero ang bilis pa rin ng... Ano? Bilis pa rin ng lipad. Lalo na sa normal mode. Or mas matindi pa sa tingin ko sa sports mode, syempre. So, ayan, mga ayun, mga baka. Bakahan to, ah.
Saan ba to? Ah, eto, dito na yon. Malapit na sa akin to. Okay. Yan yung Almeda Highway. Almeda Highway. In the sunshine, where the days are longer, the nights are stronger than moonshine. Ayan yung Almeda Highway, guys, oh. Ayan, malaking warehouse to. Napakadaming mga locator ang naka ano dito. Ang mga nagre-rent. Ayan, guys. So, yun, tuloy-tuloy pa rin tayo, guys. Oh, baka hindi na nakikita diyan. Ayan, guys, oh. Ito yung Almeda Highway. At almost 500 meters away from my home point. Ayun. Almeda Highway, yun. Ito yung mga warehouse dito, guys. Ayan, nalikod dyan puro ano na. Puro rice fields, rice paddies. Ayun. Ito yun, no. Tingnan natin, guys. Ayan yung mga warehouse dyan, guys. Ayun, haharap na naman tayo sa araw, guys. Oops, yeah, may bagong ano yata dun, oh. May bagong tawag dyan. May bagong pinapatag na lugar, oh. Na portion, oh. Ibig sabihin, may bagong establishment na itatayo na naman dito. Ayun, oh. Eto, guys, oh. May mga bulldozers, oh. May mga bulldozers, guys, oh. So, may 10 minutes lang ako natitirang flight time. So, 38% battery. So, ilan na ba yung ano ko? So, flight time ko is nasa 17 minutes na. So, hindi ko muna masyadong pipigain yung ano. Hindi ko na muna masyadong pipigain yung battery niya. Kasi flight test lang naman ito, or maiden flight, eh. And thankfully na configure ko na yung ano, eh, kung paano palabasin yung ano, yung live view sa aking screen. So yun pala yung overexposure warning, kailangan ma-toggle on ko pala yun. So okay, 35% battery. Alright. Yung return home point ko is okay. Return to home ko na siya, guys, para ma-test ko na rin yung ano, yung accuracy ng ano niya, ng home point, yung paglapag niya or pag-landing niya. So, meron akong 20 plus na GPS satellites. So, napaka-impressive ng ano niya, guys, ng tawag diyan, ng GPS satellite lock niya. Napakadaming nasasagap na GPS signal. Kasi as far as I know, tatlo na yung ano niya, eh. Tatlo na yung satellite or GPS na kinukuhanan niya, eh. Yung GLONASS, yung GPS pala, and the third is yung Galileo yata. So yun guys, so try ko na yung return to home. Dito na lang ako muna sa button. Ayan, return to home. Tingnan natin yung accuracy ng ano niya, ng pagland. Okay, engaging return to home, 56 meters altitude. Okay, 700 meters distance. Alright, guys, return to home at the speed of 10 meter per second. Yan yung speed ng return to home niya. Alright, 56 meters altitude. Okay, so far impressive yung ano niya, although di ko na palayo masyado, nasa 700 plus lang, pero yung signal niya is napaka solid, very solid signal. Sobrang malakas na malakas yung signal niya, walang signal cut, walang FPV loss. Okay, strong wind warning. Okay, kayang-kaya mo yan, DJI Mini 2 ka, eh. Sinabi nila malakas yung motor mo, eh. So ayan na,
So ayun na, malapit na 130 meters, 56 meters altitude. So andito na tayo. 19% battery. Okay, so may flight time ako totally, nakapag-ipon ako ng flight time na 20 minutes. So nasaan ka na? Ayun, kikita ko na siya. Tingnan mo. Tingnan mo camera. Ayun na. Ayun na, bumababa na siya, 35 meters. Ayan. Tingnan natin kung accurate yung ano niya. Sana hindi mag-land sa damuhan. Ayan. Sana huwag sa damuhan. Huwag sa damuhan. Huwag dyan sa may damo. Well, well, well. Ayan na. Pasadamuhan eh. Ayan. Lipat ko lang konti. Bukas sa damuhan mag-lahaland eh. Okay. So, yung return to home ko, yung battery life, yung battery percentage na natitira is tawag dyan, 15%. So, yung flight time ko, yung video ko is 21 minutes. So, full charge yung battery ko last night.